Good day mga mamis! Sa punto mo pong ito ay tayo po ay mamamalengke at syempre bubudulin ko po kayo. Ayan, nakikita niyo po yung sleeper ko na yan. Bagay na bagay po yan sa palengke. Ang taas, di ba? O, ayan. Kahit saan parte man kayo na palengke pumunta ay okay na okay lang. Lalo-lalo na sa isdaan kasi mataas po siya, hindi mapuputikan o mabot ng mga tubig ang inyong mga paa. O, diba? Link and bio. At eto na nga po, nandito na po kami sa palengke. Siyempre kasama pa rin ng mga bata. Short story lang mga mami. Kasi hindi na po talaga kami nagyayaya simula nung nag 5 years old na si Hero. Kasi yung kuya niya is already 10 years old at si Hiro naman is 5. So, pumapasok na siya tuwing umaga, kinder. Tapos, pagkahapon naman, doon na siya sa office namin, tatambay. Hihintay na lang niya si kuya niya. So, ganun na lang po ang routine namin everyday. So, ayan na po. Nakabili na po tayo ng una nating sangkap, yung gata. At eto na nga mga mamis. Umakyat na po kami para hanapin na po namin yung aming lulutuin ngayong gabi. Kaya ayan, pumasok na po kami sa isdaan na po yan mga mamis. Wala na po masyadong mga nagtitinda kasi medyo alanganing oras na po. Mga around 6 or 7 na po na yan ang gabi. Buti na lang may naabutan pa po kami at yan po ang ulam natin ngayon. O diba mga mamis, 50 pesos po ang per kilo niyan. Minsan naman po, meron na po sila yung meat na lang talaga. So, ang gagawin po natin mamaya, makikita nyo po, meat lang po ang gagamitin natin dyan. Hindi po tayo magsasabaw. Kasi para makita nyo po kung ano pa pong pwede nating lutuin sa tahong meat. Kaya ayan na. So, bali po ang binili ko po dyan mga mamis, 4 na kilo po lahat-lahat. Kasi yung una po, bumili po muna ako ng 2 kilo. Kaya lang, parang tingin ko talaga, kukulangin talaga. Kaya ayan na, bumili kami ulit. At eto na nga mga mamis, bumili na syempre ako ng sangkap. Pagkadating po sa bahay, yan po talaga ang una kong ginawa. Hinugasan ko na po kaagad yung mga tahong. Hindi na po kailangan i-brush yung mga shells ng mga mamis. Kasi sa palengke naman, nililinisan na talaga nila yung mga shells nun yung labas. Kaya ang gagamitin lang naman po natin dyan ngayon mamis is yung meat niya. Kaya ayan, papakuluan lang po natin siya. Hindi na po natin siya titimplahan. Papakuluan lang po para bumuka po yung mga shells niya at makuha po natin yung mga meat niya. Kaya ayan na, salang-salang na lang po tayo. At eto naman mga mamis, yung kanyang mga sangkap or ingredients na gagamitin natin. Siyempre, luya. Pampawala po yan ng lansa. Yung siling haba. Siyempre, sibuyas at saka bawang natin. Hindi po siyempre mawawala yon. Kaya ayan na, maggagayatin na natin ang ating mga sangkap. Habang pinapakuluan po natin ng ating tahong, ayan, nagagayat na po ako ng mga sangkap mga mamis, ano. Bali, ito pong recipe na to, nakita ko lang din po ito sa kaibigan ko. Kasi ako po talaga, mahilig po talaga ako sa lahat ng putahin na may gata. Kaya sabi ko sa kanya, turuan niya ako kasi para maluto ko din sa bahay. Ang sarap kaya mga mamis. Medyo hassle lang siya kapag ang mabili mong tahong is yung may shell pa talaga. Kasi kailangan mo talaga siyang lagain para bumukay at makuha mo yung meat. Pero minsan naman po, may nagbibenta din naman po sa palengke, yung purong meat na lang po talaga. So, hindi ka na mahihirapan. Kaya ayan na ang ating luya, unang sangkap. Pwede nyo rin po itong gawin sa mga bahay nyo mga mamis. Kasi masarap din po talaga ito at kakaiba din siya. Kaya ayan na, hintayin nyo na lang po, lulutuin na natin mamaya. So, totoo lang mga mamis, dati hindi talaga ako mahilig magluto. Kasi hindi din talaga ako marunong magluto. Hindi mahilig or hindi marunong. Basta yun na yun, hindi ako marunong or mahilig magluto talaga. Kaya, nung nag-asawa ako at nagkaroon ng mga anak, syempre, kailangan ko na rin matutong magluto para may maluto ako.
Kaya nga, ayun na nga mga mamis, naguluhan din ba kayo? Naguluhan din ako sa mga sinasabi ko eh. Itong mga niluluto ko po, minsan, nakikita ko lang din sa iba. Minsan, kunwari, tanong-tanong kung paano lutuin, tapos maya-maya, pagdating sa bahay, susubukan ko kung matutunan ko ba talaga siyang lutuin kapag ako lang. Kaya yan na, eto na mga mamis, kompleto na yung mga sangkap natin. Siyempre, yung gata natin, di mawawala. Nakikita nyo na po ba? Ayan na, napakuluan na po natin ang ating mga tahong. At yung part na po na yan, yan na po talaga ang pinakamainit na parte na gagawin natin sa pagluluto na yan. Yan, habang medyo mainit-init pa siya, kailangan na po natin tanggalin yung mga meat. Yung mga kinukuha ko po minsan, mami, yung itim niya sa gitna. May iba po kasi talaga na malalaki yung mga itim na yan, kaya kailangan nyo siyang tanggalin. Yung iba naman po, maliit lang, kaya okay lang. Ayan, kasi yan nga po doon sabi nila. Pag di nyo yung tinanggal, medyo madumi po siya kasi tignan. Ayan na, ang ating mga sangkap, kompleto na sila. At syempre, uunahin nating lutuin yung mga pinakamahal na sangkap. Syempre, yung sibuyas natin, yan talagang pinakamahal. At yung panghuli po natin dyan is yung ating luya. Kasi sabi nila, yan daw po ang pampawalan ng lansa. Or amoy, parang ganun po yata. Hindi ko lang sure. Basta sabi nila, kailangan daw po yung luya na yan. Maya-maya po, ayan, ilagay na rin na po natin ang ating tahong meat. Kita nyo yan mga mamis? 4 kilo po ang binili ko. Nung may shell siya, grabe ka dami-dami. Akala mo hindi mauubos ng pamilya ko yung mga tahong na yan. Kaya lang po, nung meat na lang siya, yan na lang siya, kakonti po, di ba? Madami po kasi kami sa bahay, kaya kailangan talaga magluto ng madami. At syempre, takpan muna natin ng konti. Tadaan! Ayan na po, nilagyan ko na po yan kanina ng gata. At syempre, pinakulo ko po muna ng konti yan. Kaya yan ang itsura niya. Ngayon, syempre, lalagyan na po natin siya ng magic sarap. Kaya ayan, ginagmay lang atong ibutang kay lisod na. Grabe, habang nag-voice over ako sa video na to, parang natatakam pa rin akong kainin niyang ginataang tahong meat na yan. O, diba? Kaya ayan na, ilagay na po natin ang panghuli nating sangkap, ang ating siling haba. Bali, konti lang po talaga ang nilagay ko dyan mga mamis. Kasi syempre, yung mga bata, baka hindi na rin po nila kainin. At ito na po ang finished product natin. Tara, kain na po! Sana po nagustuhan po ninyo ang video natin na to. Maraming salamat po! Kain na po tayo!